So, kauuwi ko lang, galing ako sa PCG Nagoya sa passport application form. Then, nagpa-renew ako ng aking passport. Dahil, ano na siya, expired na. Na-expired siya. So, unang-una, isi-share ko lang sa inyo kung paano kailangan complete talaga ang inyong papers. Dahil masyadong, ano ngayon, pag pumunta kayo, na wala naman kayong schedule, nonsense. So, unang-una, para makakuha kayo ng appointment, pumunta kayo sa www, sa website nila, dfa.gov.ph. Yun. Ayun ang latest nilang website. Or, www.passport.gov.ph. Ulitin ko po. Punta kayo sa website nila na ito po. Ayan, nandyan. www.passport.gov.ph or www.dfa.gov.ph. Diyan po kayo ng schedule para kung merong online na po kasi yan. Online appointment, kailangan mo siyang mag-appointment ka muna. So, punta ka dyan para makakuha ka ng schedule. Kung red na po, ibig sabihin nun full. So, naka-available slot po dun kung ilang person na lang po ang need nila. So, next is, pag naka-ano na kayo ng schedule nyo, mag-aano sila ng papers na mag-i-email sila sa email nyo. At yung papel na yon na confirmation na may schedule ka. So, pag may confirmation na may schedule ka na, maglalabas ng papel dun sa inanuhan yung website. So, may confirmation letter and then ipapaprint nyo po yun. Pagkatapos na ipaprint, kailangan, syempre, nandun na yung mga details nyo, yung mga pangalan nyo. So, kung sakali pong may mali na letters or nagkamali ka ng kapanganakan mo kung saan yung place of birth, mga ganyan, don't worry po, dahil appointment pa lang naman po yan. So, actual po, pagdating po natin doon sa PCG, is doon na po yan i-correct. Kasi like me, like ako po, mali po yung ano ko eh, yung place of birth ko eh. So, pagdating ko po doon ko na po pinaano sa kanila na mali yung place of birth ko. So, ang unang-una po ang gagawin is, pagpasok po doon, limited lang po kasi ang tao kaya mabilis lang process. Pipila, and iti-check kung tama po ang pangalan, apelyido, araw ng kapanganakan, kung saan ka pinanganak, okay na. Pag okay na po siya, check. So, second, doon naman sa, punta naman sa payment. Pagdating naman sa payment, kailangan po is kung ano, cash na 7,800 yen ang kailangan po. Kailangan, ano po siya, exact 7,800. So, kailangan po, pag pumunta po tayo, noted lang po, pag pumunta po tayo doon, kailangan kompleto, may nandudo na po yung ating passport. At kailangan din po natin ng brown envelope para doon po ilalagay yung passport pag ipapadala na po. So, sa brown envelope na po yun, kailangan pumunta ng post office, doon ka bumili. So, pag bumili ka doon, paano ka na rin ng stamp na nagahalagang 575 yen. Ang 575 yen ang stamp. Tapos, ilalagay mo doon sa brown envelope yung postal code mo, ng address nyo, tapos pangalan mo and address nyo. Yun. Kung meron pa po, pwede rin po yung telephone number para po exactly na okay siya. Pero pwede na rin hindi. So, pagtapos nun, pagdas nyo mag-payment, doon naman kayo po sa picture. Doon na po sa picture, akala ko, nagpa-picture po kasi ako sa booth, hindi na po pala, kailangan may, doon na po talaga yung picture. Pagdating po doon sa picture na yun, doon po ikaklaro, ikiklear kung may mali o wala
ang papers nyo. So, i-check po yung pangalan, yung mga ganyan. Doon nyo po i-check kung may talagang literal na may mali o hindi. So, bago yun, bago kayo magpirma or mag-fingerprint, i-check po nila kung tama po ang spelling or wala po bang mali, tama po ba yung pangalan, tama yung araw ng kapanganakan, yun, i-double check po yun. Pag okay na po, doon na po kayo pipirma, pagka-pirma, fingerprint, left and right. Yun po. Tapos, and pagkatapos nun, correct lahat, pirma uli, and go. Ganun lang po kabilis. Ang bilis-bilis lang po. Dahil, ang process po is, ang schedule ko is 9 to 9:30. So, dahil sa, katulad ko, kulang-kulang, buti na lang malapit yung post office doon, pabalik-balik ako, bumili pa ako ng brown envelope, nagpastamp pa ako, pero, natapos ako ng mabilis. So, natapos ako ng 10. Ganun lang po kabilis. So, isiner ko lang po. So, God bless po. God bless po. God bless po. God bless po sa ating lahat. And, ingat po sa atin. Thank you.